number one SM Radio station. Love Radio. I'm ACS. Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Lunes at huling linggo na ng January. Wow, ang bilis ng takbo ng panahon. Correct. Pero, 'di ba sabi nga nila pagpasok ng February, Parker, mas malamig pa daw yung panahon. Ang sarap nga eh. Kakatamad bumangon. Kakatamad maligo. Na-attacke nga ako ng arthritis ko sa salamig ng panahon. Ay, hindi kami makarelate sa arthritis. We'll cross the bridge when we get there, tanghenyo. Pero nag-worry din ako nakarang Sabado, ha? Bakit? Oh, I felt the same thing. Talaga? Buto-buto, kalam na ng nilalamig. Di umuwi ako ng, ng lukban. Tapos pagising ko ng madaling araw, para masakit sabi ko, hindi ako makabangon ng slight. Totoo ba? Hinirapan akong bumangon. Sabi ko, hala. Senyales. Ang sakit, sabi ko, ang sakit ng likod ko. The signs of aging. Dahil sa lamig. Siguro sabi ko, dahil nga sa lamig, buti na lang, nung bumalik kami ng Maynila kahapon, medyo warm na dito. Sabi, nawala siya. Sabi ko, hala, sign of aging talaga to. Dahil sa lamig ng panahon, sumasakit ang kasukasuan at likod ko. Bilang na yung araw mo sa pagkain ng munggo. Ayan na. Enjoy mo na. Isa pa yun, noong Friday, nagmunggo kasi. Ayan na. Mga sinyales. Signs of aging nga ba? O malamig lang? Malamig lang, partner. Huwag mo na mag-isipin may edad ka. Malamig lang siya. Marami akong kinain maninong Biyernes. Ganun lang yun. Medyo masarap pang ang panahon, pero ito yung panahon na masarap, malamig, masarap yes. Magbaon sa ilalim ng kumot. Sarap may kayakap. Corrected ba? Hindi mo kailangan mag-aircon, electric fan, ayos na. Pero ito din yung panahon na matindi yung sakit. Ang dami. So, yes. Ninyo, ilan yung may sipon, ilan dyan ang tumatahol na parang aso. Ay, naku, nakakalurke. Good morning po sa inyo at maraming salamat. Ngayong araw na ito, kayo po ay nakaantabay sa Love Radio. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako matagal na pong panahon. I think high school pa lang po ako, nakikinig na ako sa inyo. Ayan na naman, pinapaalala kanina at naalala ni Chuper, sign of aging, sumasakit yung katawan. Ito yung high school pala nakikinig na sa atin, alam na this. Signs of aging din. Titong-tita talaga yung Titong-tito. Mga ano eh. No? Ano po ba ang dapat kong gawin, dear Nicole and Chris? Kasi po, ako lang po sa tropa namin ang hindi pinayagan ng parents na mag-Hong Kong. Gusto po kasi ng tropa namin na mag-Hong Kong. Lahat naman po kami ay nagtatrabaho, pero ayaw po akong payagan. Kasi po, partner-partner po kami. Kasama din po kasi yung boyfriend ko, pero may mga iba naman po na tropa lang. Hindi naman po lahat partner-partner. Hay nako, hindi ako pinapayagan dahil daw kasama daw yung boyfriend ko. Nakakainis, nakakasama ng loob. Parang tuloy, gusto kong wag munang umuwi ng bahay. I hate it! Ay. Ano po ba ang dapat kong gawin, Nicole and Chris? Kasi nakakainis po talaga. Yan. Merong mumunting pag-rebelde dyan sa puso mo. Tama. Iniisip mo na parang, ano ba naman yan? Yung mga iba pinayagan, tapos ako, hindi ako pinayagan. Ano meron? Di ba? Isipin mo na lang, kutis mayaman ka. Di ba? Hindi ka basta-basta pinapayagan. Di ba? Dugong bughaw. Di ba? Maharlika ka. Pinoprotektahan. Yan. Di ba? Malambot ang balat. Walang banil. Ang ginis ang batok mo. Correct, eh, no? Kuti-kuti kasi ng siko mo. Ganyan. Hindi maitiman tuhod. Well, of course, we understand how you feel. Pero we also understand your parents. Mm-hmm. Ako, Bardo, hanggang ngayon, siguro kasi nabuhay ako sa panahon na talagang medyo mas stricto yung mga magulang. Mm-hmm. Diba? Ganda mo rin nun eh, no? Oh, Totoo naman. Mas stricto ang mga magulang dati. Kasi ako, na-amaze ako ngayon kung paanong, halimbawa yung mga office mates natin, na bata. Halimbawa yung mga bata. Tapos nakakalabas sila kasama ng boyfriend na sila lang. Na-amaze ako eh. Na parang, totoo. Kasi ako,
at this point, ah, kung halimbawa ang anak ko ganyan na rin kalaki. Tapos nagpaalam. Tapos nagpaalam, hindi ko rin papayagan. Ganti-ganti, hindi ako pinayagan dati. Ano papayagan kita? Diba? Parang na-amaze ako. Ewan ko, siguro kasi bata pa naman yung anak ko, so hindi ko pa siya naiisip. Siguro pagdating ng panahon, baka by that time, mas malawak na yung pangunawa ko. Talagang iba-iba na ulit yung mundo, kaya papayagan ko na. Pero halimbawa, ngayon, at this point, nanay ako, tapos may anak ko kung kunyari 22 years old, tapos mag-Hong Kong sila, kasama niya boyfriend niya, sorry ah, doon sa nag-PM, hindi talaga din kita papayagan eh. Ewan ko kung nabuhay nga ako nung panahon na, na gano'n, na mas conservative yung mga tao, or wala akong tiwala sa'yo, kasi alam mo yun, ako ang, hindi ko sure. Ang pakiramdam ko dyan, o ang tingin ko dyan, kapag ikaw talaga yung anak ka, pagbabawalan ka eh. Pero pag nasa labas ako ng picture, mas maintindihan ko yung nanay. Oo. I mean, pag halimbawa, tropa kita, tapos hindi ka pinayagan ng nanay mo, maintindihan kita. Kaya lang, dahil hindi naman natin sila kilala pareho, mas papaligan ko yung feeling ko yung nanay. Oh, ako din eh. Kasi nga, signs of aging. Kanina pa kasi to. ang inintindi ko, pinoprotektahan ka lang kasi ng nanay mo. Oo, ako, sorry ah, pasensya na talaga. Alam ko masamang-masama na ilob mo ngayon, tapos parang gusto mo na maglayas sa sobrang tindi na sama na ilob. Tapos makampihan pa namin yung nanay mo. Pasensya ka na talaga ha. It might be signs of aging or she's just being protective. Yun kasi, din yung ano ko, pagkakaintindi ko. Ako, yun yung pagkakaintindi ko. Or pwedeng other factors. Baka naman, Hong Kong, Hong Kong, arte-arte Hong Kong, Hong Kong, tapos hindi ka makakontribute sa pambayad ng kuryente, patay yung ilaw ninyo, mahongko-hongko ka pa. Diba? Wala kayong tubig, naputulang kayo, may disconnection notice, tapos hongko-hongko ka pa. Diba pwedeng yun din yung angle? Correct. O baka walang tiwala dun sa boyfriend mo? Or baka din. Isa pa rin yun. Whether, ako para sa akin ha, kahit mabait, kunyari kakilala ko na, o baka kasi ganun ako. Malamig kasi sa Hong Kong. Alamig pa naman ngayon sa Hong Kong, di ba? Tingnan mo, malamig pa sa Hong Kong. Oo. Hindi kasi, di ba, yun yung nandito lang sa Maynila eh. Dandun yung napakawalan mo nga sa kabilang kanto. Hindi mo na malaman kung ano mga possibilities. Correct. So what more? Malingat ka nga lang ngayon sa panahon ngayon. Bibilis sa mga batang sumalisi eh. Tama. Malingat ka lang, pumunta ka lang sa palengke. May posible nang ganap eh. Corrected by. So what more kung nasa ibang bansa? Ewan ko. Well, siguro sa ano yan, depende yan sa attachment ng magulang sa anak. Parang hindi mo kaya pang pakawalan. Kasi parang sobrang protective nga na. Kasi punks pa ganun. Oh, parang ganun. Oh. Isa rin, pwede din. Kasi punks ba yun? O conservative si mami lang tayo? Alam ko sa aming kasumangguri kahit tambalanista ka, pabor kami sa nanay mo eh. Kaedad namin yung nanay ding, mo. Correct. Or pwede ding si punks kasi parang may isip na ng magulang na parang, hala, she's ano starting to become independent. And I'm just not yet ready to ano for her to be independent. Parang yung pinagdadaanan ng magulang mo, mga ganun. Ang issue ngayon dito is, papaano na yan? Gaano ka kahatagal magtatampo? How can you meet halfway with your mom, 'di ba? Kasi syempre hindi naman ito unang beses na mangyayari. Mangyayari at magkakaroon ng invitation. Alam mo ang tatatandaan ko, ang sabi sa akin ng nanay ko noon. Kasi nga 'di ba, si Chuper tawang-tawa kasi 29 na ako, hindi pa ako pinapayagan. Ikakasal na ako, hindi pa ako pinapayagan. Hindi, pag nalaman mo yung kwento ni Nicole na ganoon, ikakasal na siya, pupunta sila ng Palawan, mag-overnight. Hindi pinayagan. Alam mo ang rason ng nanay ko? Bakit daw? Kasi ikakwento niya 'yan sa tambalan na nag-El Nido kayo. Oh, ano na lang sasabihin ng mga tao tungkol sa'yo? Yes! Sariwa! Akala na nanay ko. Alam niyo, ang mga nanay talaga, meron po kayong hindi nalalaman na tunay na ginagawa ng anak ninyo. Na mas alam pa ng mga kaibigan nila kaysa sa inyo. Feeling ko kasi, partner, magkaiba yung ikakasal na talaga na 30 years old. Sa 22, engage na kayo noon, di ba? Engage! Sa 22 years old na hindi pa ikakasal, ang dami pang pwede mangyari, hindi lang yan yung huling boyfriend mo, magkaiba yung sitwasyon namin. Sa tingin ko, dapat talaga pinayagan ako noon. Matanda na ako eh! Di ba? Pero, I'm thinking, yun yung iniisip mo ngayon, matanda ka na. Dapat kaya mo na yung sarili mo, yung mga ganyan klase mga eksena. Pero kasi, alam mo na, nagiging ano lang siya, nagiging protective lang si mother. Alam mo yung iniisip ko ngayon, ang bait-bait mo talaga sa mata ng nanay mo noon. Yung tawa ni Chuper, ang Luper. Makikisali ka pa, tanghelo. Yung ano ko, masunurin sa akin, hindi ko panayagan. Palawa na yun, di ba? Dream place ng kahit sino. At saka may
alam mo yun, may ticket. Oo, oo. Tapos, hindi talaga pinayagan. Hindi pa naman na bibili. Kumbaga parang it's just may ready. Inquiry, oo, pwede ano. Ng ano. May magbabayad na. Oo. Kulang na lang talaga to go. Tapos siya yung sinunod mo, no? Siyempre. Yung bait-bait talaga ng anak ko. Oo. Sabi niya, magpuputi ka sa araw ng kasal mo. Yes. Yes. Putis porcelana talaga eh. Ang litang ilo, maling kinitan. Alam nyo, ito magandang diskarte. Doon sa mga nanay, try nyo pong kaibiganin din yung kaibigan ng mga anak ninyo. Yan. Kasi para marami po kayong makikita ang malalamang revelations. Ewan ko lang. Hindi kasi ako kinausap ng nanay mo noon eh. Oh. Alam di niyo, sana nalaman niya din lahat yung mga salisi days mo. Yun din ang kailangan isipin mo, mommy, ha? Bapunta tayo dun sa mommy naman yung kausapin natin. Oh. Ang mahirap dito, baka naman din sa sobrang pagiging stricto mo, magkaroon ng salisi days. Oh. Diba? Pero there are days na magkakaroon talaga ng salisi. Totoo. Yan, hindi, diba? Hindi mo naman malayan. Akala mo talaga napaka-wholesome ng pupuntahan ng anak mo. Wholesome yung labas ng lugar, yung pagpasok. Nako. Hindi natin masasabi. Oh. Well, I think that eventually kailangan mag-meet kayo halfway. Yes. Kasi hindi ito first time na mangyayari na magpapaalam ang iyong anak dahil kailangan niyang mag-overnight o kaya may lakad ng tropa, tapos pero kung sakali ba, halimbawa i-disregard natin si Boyfi, hindi kasama sa eksena, papayagan niyo ba? Hindi pa rin. Oo, tropa. Oo, tropa lang. Paalam, tropa lang. Oo, basta graduate na, ha? Nagtatrabaho. Condition pa? Ayoko nang hindi pa nagtatrabaho. Tapos mag-Hong Kong, tapos sa akin kukunin yung pera. Ano? Ano, bale? Bal? Sa nanay pa rin talaga yun. Hindi. Ako para sa akin, factor yung boyfriend. Sa nanay mo pa rin talaga kami pabor. Factor yung boyfriend. Yes. Kung alimbawa tropa, hindi naman kasi, feeling ko lang, ha, trying to understand your mom, feeling ko hindi ma... Kung ako yon, kung ako lang, hindi issue unless issue yung pera. Kung halimbawa may panggastos naman, o kay may manlilibre, okay, ganyan. Credit card mo naman, hulugan, gano'n. Yung mga gano'n, carry lang. Kung hindi issue yung pera, ang issue talaga yung boyfriend. Mali ka kasi. Dapat yun. Hindi mo sinabing kasama. Yan tuloy. Maginig ang mabuti based on experience yan. Tanga-tanga na ito. Mali ka ng paalam. Mali diskarte mo. Di sana ano, di sana pinayagan ka ngayon. Hindi, charot lang. Hindi, sabihin mo nag-back out. Pwede pa naman. Sabihin mo man, hindi na po tuloy. Nagbago na po yung isip ng boyfriend ko. Hindi na daw po siya kasama. Sasama. Tropa-tropa na lang daw. Oo, hindi din daw po siya pinayagan ng magulang kasi conservative po sila. Yun ha, ayokong isipin nung magulang ng lalaki na pinapaybayaan ko yung anak ko. Kasi sabi, ito yung iisipin ko ha. Oo, maluwag. Ano na lang iisipin nung nanay nung boyfriend? Hinayaan ko lang yung anak ko, hindi naman sila kasal. Pumag-Hong Kong. Nahusgahan agad. Nahusgahan agad. Nakikinita ko na future ni Princess. 35 years old yung makakalabas ng bahay. Kung sino man yung lalaki maliligaw sa anak ni Nicole, meron po kayong karayom na pagka, yung butas ng karayom na walang butas na pero dadaanan nyo. De factor siguro talaga, feeling ko yung boyfriend. Oo, ako feeling din. Feeling ko kung tropa lang. Ako papayagan ko kung tropa. Mm-mm. Kung tropa yung kasama. Alam nyo, ano, double standard tayo. Ipagpalagay naman natin na si yung anak mo namang lalaki ang magpapaalam. Kasama yung girlfriend niya, papayagan mo ba? Hindi rin. Hindi. Mm-mm. Talaga? Eh, pag nabuntis na yun, ako din magbabayad, aga-aga. Kasi feeling ko lang, so, baka. So, alam mo na. Ngayon, kinikinita mo na din yung future. Nung anak kong lalaki. Kasi feeling ko lang, di, baka lang may difference. Pwede din. Kapag babae, kasi babae ka. O, kapag babae, baka hindi po payagan. Pero kung lalaki naman. Pwedeng ano, pwedeng may konting pahaluwag. Posible. Malaking, posible. Actually, malaking posibilidad. Kasi lalaki yun eh. Diba? Kasi sabi nga nila, wala daw mawawala. Oh, no? Wala naman. Pero ang iisipin ko lang din, eh bakit ba iniisip ko mabubuntis? Oo nga, bakit ka ba ganda mag-isip? Bakit ano bang ginagawa mo dati? Yun lang yun eh. Takot sa sariling multo. Ano pa ginawa mo pa nagsasalisay ka dati? Kasi hindi ka mag-worry na ganyan kung wholesome ka din mag-isip. Hindi naman sa ganon. Bigla ko rin naisip mo, teka, bakit ka lang ganun ako mag-isip? Para lagi may checking magaganap.
Hindi. Ano lang ako, careful. Check-in lagi. Pwede lang manonood lang ng sine. Pupunta lang ng Disneyland. Mag-ride sa Star City. Mga ganun lang muna. Hindi. O, sige, o nga, no? Hindi ako ganun mag-isip. Ay, nako. Hindi, pero again, babalik ako sa naiintindihan ko yung magulang mo. Hindi ko alam kung ano yung circumstances. Ako, para sa akin, naiintindihan ko dahil lang sa factor na boyfriend kasi yung kasama. Mm-hmm. So, dahil boyfriend yung kasama, iniisip nun, baka posibleng, alam mo yun, may mangyari, o di naman kaya, anong iisipin ng iba. Yung mga ganong klase mga factors. At ganun talaga, hindi mo masisisi ang nanay. Ha? Ganyan talaga mag-isip ang mga nanay. Tama. Pero, kaya na-amaze ako dun sa mga nanay na pumapayag. Kasi, at this point, sabi ko nga, hindi ko naman sinasabing, ito na forever yung magiging decision ko. Hindi naman. Diba? Pero at this point, hindi kasi din ako papayag. Kaya na-amaze ako dun sa mga, hindi na ako lalayo eh. Dito sa office, dito sa office yung mga bata. Tapos kasama na yung jowa nila sa ibang bansa. Grabe! Pinayagan kayo! Okay, ano kayang iniisip ng magulang? Bakit pinayagan? Or hindi sila nag-iisip ng katulad ko mag-isip. Iba-iba eh. Feeling ko gano'n na nga. Feeling ko malaki yung tiwala ng mga nanay nila sa anak nila. Attachment din talaga sa mga bata. Or attachment din. Kasi alam mo, totoo when they say that the days are long but the years are short. Minsan may mga araw na parang ang haba-haba kasi pagod na pagod ka na sa anak mong nakakabwisit. Diba? Kasi laging nandyan. Diba? Kinukulit ang kulit-kulit. Ka. Diba? Pero kapag ka dumating naman ang panahon na naging independent, ayan. Diba? Magpapaalam. Ikaw naman itong parang ayaw mo namang i-let go. Diba? Emote-emote ka. Diba? Baliw nga. Baliw kami. Ikaw, tanghin nyo ko sa kasakali yung anak mo. Halimbawa, magpaalam na ganun din. Pa, pupunta po kami sa Hong Kong kasama yung girlfriend ko. Tingnan lang natin yung perspective ng daddy. Titignan ko muna yung budget. Pinagpunta sa lahat. Practical. Kasi kung pupunta-punta ka, tapos akin mo kunin yung budget. Ayaw din. Hindi pwede. Sa bagay yung malaking bagay. So maraming factor na i-consider kung bakit ka ayaw payagan ng magulang mo. Kasama si boyfriend, budget. Tama. Diba, ano ba yung mga galawan mo pagkasama mo mga kaibigan mo? Ano ang galawan mo kapag kasama mo ang boyfriend mo? Correct. Yun din. Diba, madaming factors. Hindi namin alam yung exact circumstances kung bakit. Pero kampi kami sa ako. Sa ngayon. Sa magulang mo. Kung titingnan lang on a general perspective. Yes. Pero again, kailangan nyo mag-meet halfway. Kasi this will not be the first time na magpapaalam ka na aalis kayo. Diba? Correct. Pwedeng next time yan, hindi naman Hong Kong pero mas malapit. Nasa Pilipinas na. Diba? Pag ganun ba, papayagan? Kasi pwede ka namang sumama. Di ba? Kasi malapit lang. Doon actually nag-uumpisa yun eh. Pag estudyante, ma'am, mag-overnight po kami kasama ng classmates kasi may project po kaming gagawin. So pag pinayagan mo, siya naman, next time lalayo-layo naman ako, hindi naman sa bahay ng classmate ko. Ma, pupunta po kami sa Cavite, taga Quezon City ka. Oy, mga ganon. Kasi po may birthday party po ng kaibigan ko. Para po hindi na ako mahirapang umuwi, doon ako matutulog. O sige, anak, doon ka na. Ayan na. Doon na nag-uumpisa yun. So, hanggang sa makarating ng Hong Kong. Yan, di ba? But it will happen again. So kailangan magkaroon kayo ng common ground. Mag-meet kayo halfway. Baby steps nga muna. Eh kasi Hong Kong ka kagad eh. Diba? Eh dapat maliliit muna. Agad-agad jump to the Hong Kong. Doon ka kagad. At saka mali mo factor din, di pa nakapag-Hong Kong yung mama mo. Isa pa yun. Pangarap niyong pangarap niya rin mag-Hong Kong. Baka nagkaroon kayo ng sumpaan ng mga bata kayo na pag mag-Hong Kong for the first time, kailangan kayo yung sama-sama. Diba? Family muna. Hindi natin masasabi may mga ganun eh. Nakakasama nga naman ng loob yun. Dapat i-consider mo din yung mararamdaman talaga ng nanay mo. Correct. O, diba? Kampi kami sa mama mo. Kasi ganun mag-protect yung mga magulang. At ako, Barton, di ko yung pinagsisisihan. Yung pinotektahan ako ng bonggang-bongga. Kasi diba, isipin mo kung 22 years old lang anak, tapos pinapayag-payagan lagi. Oo. Naging habit niya na lagi na mag-stay kung saan, overnight. Correct. Oh. Diba? Makapito na anak mo ngayon. Sabi. Ay,
Nako, nakaka-lurk. Hello kay Vani na nakatutok sa atin sa Facebook Live. Kay Moody, Moody Jam, hello din. And kay Kuya Art ng LA na nakatutok sa atin sa ating Facebook Live. Maraming maraming salamat po. Yan. Thank you sa pagtutok mga kabisyo. Mamaya tayo ito na suwebe magkakabanding-bandingan. Isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. Stay po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number one. Walang hate. GBGB lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay na mga iba. Yun! Ang programang walang... Love lang. Always your number one. SM Radio Station.